And we're back! Another unboxing video. So, nung last time, in-unbox natin yung Xbox Series S, the 1TB or the Black Edition. Today, we're gonna unbox PS5 or PlayStation 5 na the newest version, which is the Slim. Or actually, they don't call it PS5 Slim. They just call it PS5. Pero, siya yung new version na Slim. Somehow, Slim version nung original release ng PS5. Mas mabigat siya ngayon compare sa Xbox Series S. Let's get what's inside. No? So, ito muna yung controller muna. Yung extra controller namin, which is DualSense controller, the Black Edition or the Black One. Ayan. Ah, wala siyang hawakan. Di ba dati yung PlayStation na ano, may hawakan yung ano na yung kanyang box eh. This one doesn't have that. Ayan! So, ito yung birthday gift ko sa sarili ko. Or, it was just an excuse actually to buy myself a PS5. Pero buti na lang din na taon sa birthday month. Kaya, yun, nabili tayo. Technically, hindi siya easy. May malaki pa rin eh. So, let's start unboxing this thing. Bilis lang din. Okay, so, pwede na natin itong buksan. Let's see what's inside. Ayan. So, ayan na. Finally, no? So, let's open this up. Kung anong meron. Power cord. Ah, yung DualSense na included. Ayan. Yung kulay white. May difference pa dun sa original na ano. O pareho lang na controller. Ito yun. Yung kasama niya controller. HDMI cable. Ayan. Type-C to C cable. Ayan. USB Type-C to C cable. Ayan. Meron pa palang naiwan dito. Ito yung parang, ay sorry. Parang pinaka-stand ng PlayStation. Kung gusto mo siya na ano. Naka-horizontal. Ayan o. Ang medyo for me parang ang cheap. Crystal na ano, plastic. Madaling masira ito. Ayan! Dapat talaga may kasama ako mag-unbox. Ang hirap mag-unbox ng mag-isa. Ayan. Nakababagsak ko pa ito. Okay, ito na yung ating PlayStation na bago. Bagong edition or the Slim One. So, nakaipit lang yung ano yun, yung kanyang manual. Mas maliit lang nga siya ng konti dun sa actual ano, PlayStation game. Pero, ito basically the same eh. Okay. Ito na. Mukha siyang refrigerator. Ayan. Ito is glossy. Yung upper part is glossy. Ito hindi. Matte. Ito glossy. I hate glossy part eh kasi yung ano yung sa gas-gas. So yung likod niya, meron siyang HDMI LAN, USB 3.0 na slot, tsaka yung power. Ayan. Then sa front, meron siyang dalawang USB Type-C. Meron siyang power button, the eject button for the disc. By the way, this is the ano pala, disc version ha. Not the digital version. This is the disc version of PS5. Yan yung kanyang disc drive o Blu-ray drive. Yung kanyang, ayan. Type-C, dalawa. Tsaka na power button, hihiwalay niya. I think yung kanina yung sinabi ko, yung dalawang ano para dito to eh. Katik natin. Hindi ko alam kung paano yung position dito. So ayan, nakakabit na yung paa niya. May paa na siya. Yan. Once again, ito yung PlayStation, yung bagong model. Na mukhang refrigerator. Or what they call is a PS5 Slim. Let's set up na parang hindi ko nabibidyohan yung paano siya ikabit ha. Kasi very ano naman, straightforward na kakabit na HDMI, kakabit yung power cord, then power it on. Ay, before we set it up pala, ano, nakalimutan natin. No, let's open this then para matry natin kung working. Yun, finally, no? Ayan. So, yun lang, typical lang naman na yan, yung box wala na. Laman lang siyang kasama extra ano, USB Type-C. Kasama lang siyang parang selection manual and DualSense black. Ayan, dati, ayan. So, ganun tayong black and white controllers. Ayan.
ating included sa unit and the extra one. Ayan. Like na sinabi ko nga, let's set this up na yung PlayStation natin sa loob. Bye-bye! Okay, nandito tayo sa ating gaming room or kwarto. So, naggamit ako ng headset kasi para hindi shallow yung boses ko. Kabit ko lang muna, i-set up ko muna yung HDMI cable pati yung power cable dito. So, okay na, set up ko na yung PS5 sa ilalim. Nakabit ko na yung power cable and HDMI cable. So, what we're gonna do is power it on na. Power on ko na, push ko na yung button, power button. I think merong HDCP nga ba yung tawag dun? Na merong copy protection siya, HDCP. So, ang ibig sabihin is High Bandwidth Digital Content Protection. So, technically, wala akong makita. So, ang gagawin ko is ikakabit ko muna directly yung PS5 sa TV. Then, disable ko yung HDCP. Tapos, itry na lang natin reformat yung PS5. So, ang ginawa ko, kinabit ko muna directly yung PS5 sa LCD natin. Meron ng signal doon sa TV. So, what we're gonna do is press the PS logo. Yan. Siyempre, ang language natin is United States or English. Continue the screen reader turned on. Ano ibig sabihin nito? Okay, siguro sa part na to, I'll just set this up later na lang. So, adjust display area. Let's see. So, brighter, brightness, HDR. Ayan. Barely visible, so wala akong makita. Adjust natin ng brightness niya. Ayun, sorry, yung darker pala. So, time zone natin is Canada, of course. Inalagay ko na is Canada. Sige, optimize experience muna ang gagawin natin. Aki yun, sige, aki yun, aki yun. Oo, aki yun. Dapat pwede, JD, sus. So, dito sa settings natin, i-disable natin yung HD, CP. Welcome to PlayStation 5. Dati, parang di naman ganyan yung niya. Yun, you can't use this app to use restart. Okay, mamaya natin re-restart. I-ano muna natin, disable muna natin yung dapat disable. Sa bang menu, settings, ayan. Settings, I think sa, di ko sure kung sa system. Let's try sa system. HDMI, eto. Ayun, so etong part na to, etong sinasabi ko sa inyo kanina, yung disable natin tong HDCP. So, the default setting is naka-enable siya. Kaya walang lumalabas to sa capture card ko. So, gawin lang natin, itagay lang natin tong switch na to. So, ayan. So, naka-disable na siya yung HDCP. So, kabit na natin ngayon sa capture card kung magwo-work na siya. So, ayan. Meron na tayong output. Nakikita nyo ngayon sa screen. Ito lang yung disable natin. Pag mayroon kayong mga capture card, so, you need to disable this first. Else, wala kayong makikita dun sa sa screen nyo. Koconnect na. Connecting to the access point. Button guide. Ayun. So, connected na tayo. Accessibility. Wala mga dito yan. Ito ako, screen reader pala, screen reader. Disable natin. Ang annoying robot Na-setup na natin yung ating PlayStation 5. Nakonek ko na siya sa internet. So, tingnan natin kung anong pwede natin gawin. So, Astro's Playroom naman yan. Ito yung parang demo na kasamang game. Pero, sabi nila ang difference mas mataas daw ng konti yung storage ito. Let's try to see. Kasi I believe yung nasa, magkano ba? Mga 700 plus lang ba? Tingnan natin, ito. O, mataas lang ng technically mga siguro 100 gig or 200 gig lang yung taas niya. Hindi ko kasi kabisado yung actual size ng lumang PlayStation 5. Na-setup na natin ng ating PlayStation 5 and salamat sa pag-tune in. Next unboxing ulit or next natin ulit. Video. Bye-bye.